So ito yung ating aquarium, size 12 by 24 ata ito. I'm not sure. Nakikita natin itong mga chukumuli. Ito ay anak nito, dalawa. So, ganun na sila karami ngayon. Tapos, meron pang mga fry doon sa isang area ko. And then, nakikita natin itong mga guppy, AFR, blue tupas. Dito natin nilagay para malaman natin kung ilang weeks or months siya tutubo o madali bang tumubo dito gamit itong ating biofilter. So meron din tayong mga 7 sword kuhako sword tail, kuhako 7 sword tail, so kung saan very rare only, isa, dalawa, mga I think nasa mga 4 lang or 5, and yung iba is solid color na 7 sword tail. Pansin natin na palagi siyang sinusundan ng male ones. Ito yung male, ito yung female. Fertile kasi itong male ngayon at female, so good for breeding na season. So yan, kung sakali siya ay magkakaroon ng mga banibagong fry, so pangatlo na niya yan. And then, nagsimula tayo sa isang tryo lang nito kasi yung isa namatay, isang male. So, sad to say, ay, hindi pala namatay. Binigay ko pala sa isa nating kaibigan. So, ito ay parang male ata ito. Napaka wide ng kanyang live retail. So, sa 250 pesos ko, bumili ako kay Boss Earl ng isang tryo nito. Tapos, yun, dumami na ngayon. Bala ko muna siyang padamihin para hindi ako mabusan ng line na ito. And ito namang AFR, so mix na ito, hindi na to pure strain ng AFR. So ay hindi na to kumbaga import line, so local line na lang ito. Pero inaalagaan natin as a pet na lang ito. Tapos itong mga nandito yung iba, 7 sword ko ako, ito din yung papadamihin natin. Sa lagang 250, magkakaroon ka na ng napakaraming chocomolis. So, I think itong lalagyan na ito is nasa 500. And then yung biofoam is nasa mga 200. Aerator is 300. So, pwede kang makaroon ng 1,000 pesos, meron ka ng isang set nito. Kita natin, meron siyang isang snail. Ang purpose nito is para hindi siya mag-watermark dito. And then, so ito ay nasa 2 months and 15 days. So malapit na siyang mag 3 months. So pag nag 3 months na siya, ganito na siya kalaki. So ito nasa 4 months na ito. Ngayon, kasi nakuha natin siya noong January, April, May. So, January, February, March, 3 buwan, 4 na buwan na ngayon, mag-April. Ah, hindi, December kasi born niya. Tapos, mga 5 months na pala yan. So, ganun na, nagbe-breed na sila. So, kapag nakikita natin ganyan na, pwede natin separate yan sa ibang lalagyan para magkaroon sila ng privacy at hindi makain yung kanilang mga fry. Kasi kumakain ito ng mga fry, kapag madami sila, the more ang risky ng mga fry. So para iwas ubos sa ating fry, kailangan nating i-segregate dyan. So itatransfer ko siya mamaya doon sa isang lalagyan para makapag-breed na sila doon, siguro sa malaking pond nilalagay ko doon para magkaroon na sila ng breeding area. So advice ko sa inyo, bumili kayo ng isang tryo at paramihin ninyo. Kung gusto nyo namang mabilisan lang, bumili kayo ng maraming tryo para mabilis dumami. Pero yun lang kung kaya sa budget nyo.
maraming strain ang Molly. So ito yung pinili natin. Dito tayo magpo-focus sa Choco Mollies. So ito yung napanaluna natin, yung si Choco at Chico KG6 strain ng Beef Dabao. So yan, yan ang update niya ngayon. Napakalaki na niya. So ang pagkain ko pala nito ay brine, baby brine shrimp ito. Pansin natin, tignan natin ang ilaw. So ito yung brine shrimp. Kasalukuyan niyang inahatch yung mga baby brine shrimp. So dito naman, meron tayong guppies. Kung saan ito ay mga brine ng ating black lace, black metal lace. Pero wala pa tayong napipili dito na magandang pattern. Hoping na makapili tayo dito. Kasi yung parents niya is hindi ganong pattern yun. So sabi ng isang kaibigan natin, baka may mapili ka. Try lang natin, experiment tayo. Ito naman, meron dito mga brine ng ating mascot na yellow. So nandiyan, nakikita natin, napaka-dark yung lalagyan para mapanatili yung safetiness ng ating mga fry at magkaroon sila ng protection sa mga bakterya. Kay itong dahon ng talisay, napakagandang pang kontra ito. And then dito meron tayong mga ordinary swordtail. So binibenta natin ito ng 10 piso at isa nito. So yun, kapag madami na ito, profitable din ito. And dito meron tayong RFR. Meron tayo ditong mga betas na siniparate. Pero female betas ito. And itong update ng ating Redtail Galaxy, meron na silang fry na 7 pieces. Hoping na magkakaroon pa sila ng pangalawang fry. So almost 1 week na nandito na sila. Tino-condition na natin para sa breeding. And ito ay ang ating red lace metal. Saan nasa 50 pieces po ito. At born nila is February 26, 2020. So ito na yung updates nila. Tuloy, bago pa tayo sa guppy, dalawang strain pa lang ating napadami ngayon. Meron tayong 5 strain, pero magpo-focus tayo ata sa 2 strain lang. Itong red lace at saka yung red tail. So pwede natin tawagin itong red guppy place. Yan, nakikita natin itong plants, hindi siya ganong tumutubo dahil walang sunlight na nakalagay dito. Ay, walang sunlight na reflection dito. So, yun ang dahilan bakit yung plants natin is ganyan lang siya. Yan. At doon, tinransfer na natin dito. Doon, ito na area. Ito natin dito. Dito na yung transfer natin. Wala pang laman. Dito ko ilalagay yung Choco Molly at dito ilalagay yung mga betas. So meron tayong mga kinulture na mga itong ayan, kinulture natin na ano ito? Magna Dapya. So ang Magna Dapya ay pakain natin sa mga betas natin. So yung mga small ones lang niya sinasaga natin. Meron din tayo dito mga fry ng 7 sword saan napakaliit pa, hindi na masyadong makita. Yun. Yun oh. Yun. Dito din yung ating mga breeder ng 7 sword tail ko. 3 na lang sila.
sampo ito eh. So, yun ang natira dahil hindi natin siya naalagaan ng mabuti. Kaya napapansin natin, yung ating mga plants is nasisira dahil yan sa mga tinatawag natin na snail. So, sila yung bumubutas nito. Dapat huwag natin lagyan ng snail yung reptab pag merong plants. So, checkin natin mabuti kung meron bang snail o wala. Balik tayo dito mga kalods. Napapansin natin, napakasigla nila kapag nilagyan natin ng, lagyan natin siya ng, PO1. So, huwa tayo ng PO1. Yan. 8 small ones lang lagyan natin. Tapon natin yung PO1 dito. So, yan. Papansin natin, yan. Di pang focus. Yun. Napaka-aggressive nilang kumain. Tapos, don't worry kung marami natin nalagay kasi maubos nila yan. At lilinisin natin yan mamaya para panatili natin yung cleanliness ng tank. Pero kung kayo ay busy, huwag nyong damihan sa pagpapakain dahil magkaroon yan ng tendency na maging masira yung tubig nila. So, mapapansin natin, napaka-enjoy talaga nila, oh. Tingnan. So, yan ang advice ko sa inyo. Mag-alaga kayo ng isda. Anti-stress ito. At profitable din. So, yan. Ready for breeding na itong mga ito. Oh, tingnan natin, oh. Sana naman kaalaman ang ating binahagi ngayong araw na ito. Babalik ko muna sa plant view.